ko lang na, ano, Beshi, ang sakit nun, no? Yung tipong siya kasama sa mga plano mo, pero ikaw hindi pala kasama sa mga priorities niya. Oh. Hoy! Pinag-aantay ka, tapos wala naman pala. Oh. Wala naman. Basta at the end of the day, nasa tao pa rin naman yun. If hindi na talaga kaya, just let go. Kasi mas lalo niya lang saktan yung sarili niyo kapag pilit siyang kumakapit, tapos yung isa bumibitaw na pala. Closure na lang. Ang hirap mag-let go, yes, pero posible kasi siyang gawin. He's strong yan. Wow. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome to Hugot. Law School Buddy. Podcast on Spotify. With Frank. With Paulo. And Claire. I have ano kwento. Nirename ko na yung Facebook group ni Law School Buddy. Dati, Law School Buddy Help Group. So, I made it more fun. Kasi ang gusto kong purpose niya is pwedeng magkwentuhan yung mga tao doon, not just about law school, but for other things as well. So, ginawa ko siyang Law School Buddy Cafe. So, parang nagka-copy lang. And then, I sent you a post, Claire, na merong nag-anonymous post on about relationships sa law school. So, pwede natin pag-usapan yun. Magbigay tayo ng advice. Okay. Oo, maganda din to, Beshi, kasi sa pag may mga nakikinig din, and at the same time, di ba, iti-tweet natin siya. So, kapag gusto nilang magbigay ng advice doon sa sender, tweet sila or mag-reply sila doon sa tweet mo. Okay, sige. Ako talaga magbasa. Sige. Yeah. Alright. Okay. Babae kasi yung nag-send. Okay, sige. Law school relationship. 5 years plus na kami. Asking advice ng law student po dito, sabi niya. My law student boyfriend has been experiencing massive burnout. Walang gana sa life, studies, and relationship. Just everything. He's tired of coping and tired in general. He clarified with me that he can't do all the BF duties and etc. at this time in his life as he has a timetable and behind na talaga siya. He didn't ask to end naman. He just wanted me to know all his feelings. I've been through something life-changing kasi I'm willing to compromise naman and give my full support and understanding even if that means not updating every day or not seeing each other even in a month or what. He asked for space after as I think I overwhelmed him with my long messages of trying to set a compromise rule. For a moment in our convo kasi, I thought he kind of insinuated to break up kaya medyo panic ako. After we met up and sent long messages. So he asked for space, especially na exam week ngayon. He has failed couple of exams and quizzes din in the past week. Space meant not texting him muna. Of course, I gave him that. Hindi ako nangulit talaga. Kasi gusto ko makatulong kahit papano. Okay, in your perspective, how do I give him support he needs? Thank you, Claire. Ang dami nag-comment doon, pero I wanna know your views. In a 5-year relationship, parang ngayon lang siguro nangyari to or nangyari na before but not as aggravating situation niya ngayon kasi feeling niya na ipag-break up niya. What can you say, Mac? Ang view ko kasi dyan, when you enter into a relationship, dapat reciprocal lagi. And in that way, you have to democratize everything. Parang medyo na-caught lang yung attention ko when she said na parang medyo na-toxic niya ta sa kanya because of setting quite a lot of rules or compromise. I think mas maganda na instead of setting house rules, so to speak, is to actually talk about it. You get the opinion of the other party first before you lay down the terms that you would like to follow in the relationship. Mapapag-usapan naman nila lahat yan. Timing lang talaga. Yun yung pretty much sure na dalawang adults na to. Even before to mangyari, she or they feel it like it's coming na eh, down the road eh. So, yung nangyayari is like, a band-aid solution na lang, so to speak. Kasi andyan na. So, kailangan na pag-usapan. So, ako, ang opinion ko doon, give it time and then talk about it afterwards. Kasi right now, pressured yung isa, wala ka rin for sure makukuha doon. Kasi alam mo naman, pag may exam tayo sa law school, exam is life. Iiwan mo talaga lahat just to pass. Kasi, ba, iniiwan lahat? Nag-deactivate pa nga eh. Sa lahat eh. Walang sinasabi. Diba? Mag-deactivate pangat lahat-lahat, nagtatanggal at nag-a-uninstall ng mga SOCMED eh. Tsaka kababalik after. Kasi, ayaw mo ko ha, sana wag naman ako masabihin ng selfish ko. Pero kasi, the exam will only come once. Once you failed it, that's the end of it.
You have to wait for another 6 months para it takes you ulit. Compare dito sa dalawang tao na matagal na magkakilala na 5 taon na. Kumbaga, hindi lang basta-basta maliliit na bagay yung mga nalagpasan nila in the past. But I'm sure maraming bagay na sila yung parehas silang pinagdaanan. So, set out terms na mas open sila sa bawat isa. Magkaroon na sila ng time. Yeah, siguro most likely after the exams. Tapos nagtaas siya ng ano, 'di ba? Yung parang ano yung support na mabibigay niya dun sa boyfriend, yata? Yeah. Some people from our friends din sa group, sabi nila, "Pwede mo padalhan ng pagkain." Ganyan. Ayaw daw nung guy kasi nga, you know, gusto niya raw ng space. Space, yeah. Space na hiningi is not to text him. Aside sa kailangan talaga ng space and time ni brother, no? Sa recipient din kasi, kahit sabihin mong walang expectation sa'yo to say thank you or whatever, medyo nakaka-pressure din kasi siya pag nakatanggap ka ng something from someone, lalo na kung girlfriend o palang galing, di ba? Parang ano ba naman yung konting hi, hello, thank you. Pero kasi dun sa sitwasyon, as I see it, parang ano na eh, can you just please leave me alone for like a week and then afterwards, let's talk about it. So, ako feeling ko ha, yung pinakamaganda niyang magagawa right now is to totally stop it muna. Siguro mag-send lang siya ng isang message, halimbawa kung ngayon nangyari, mag-send lang siya na, sige, I'm gonna give you like for a week hanggang matapos yung exam mo. I hope you do great. And then afterwards, let's see each other. First message lang. Good luck sa exam today, ganyan. I hope you study well. We'll never know din kasi kung ganun naman talaga sila. Tapos bigla na lang na yung pressure ng guy. In fairness sa law school, ha? Mapapasabi mo tayo, kailangan mo ng space. Pero yung level ng burnout na siguro, ganun kataas. Kaya nasabi, cannot blame him. Pero, to be fair dun sa girl, I'm not sure if that's the right way. Kasi, me as a working student, busy rin ako. Pero, pag busy ka, pwede kasing i-manage yan eh. Diba? I agree. Pwede mo sabihin na, okay, sige, I'll talk to you later. Ano, mag-aral muna ako. Pagkatapos mo mag-aral, sabihan mo, iba. It doesn't take much of a time. Yeah. At saka, Frank, to add din, imagine 5 years na sila. So, prior to law school, kilala niya na yung boyfriend niya, di ba? Correct. Di ba? Ayun eh. So, may established relationship na sila eh. So, ako, I agree na bakit kapag ba tayo nagre-review for the midterms, talaga bang yung review natin talagang 24 hours na nagre-review? Pwede naman siguro na super like ang haba ng time ni guy na gusto niyang mag-ano. But, like, to ask from your girlfriend na wag mo akong i-text kasi kailangan kong mag-review or ganito. Bakit hindi na lang niya diretsuhin na parang kung alam mo yun, alam naman natin and lahat ng law students makaka-relate talaga kung ano yung preparation na kailangan nating gawin kapag like a week pa nga before the exam eh, ganon. But hindi kasi justifiable talaga for me na parang kailangan ko ng space kasi midterm exam ko, ganon. Wag mo akong i-text. First year tong guy. No, let's give him the benefit of the doubt. Okay. Kapag first year talaga, nung first year ako talaga. Lalo na ngayon. Oo, habang nagre-review talaga. Lalo na ang curriculum nila ngayon, di ba? Kasi in fairness, sobrang bigat ng mga subjects. Bigat ang curriculum eh. Pero yun lang, siguro sa akin, parang wag sabihin lang na ganun lang. Pero pwede naman sabihin, pwede tayo mag-usap mga kahit 10 to 15 minutes as after na review na ako, as after ka mag-review, okay lang, usap tayo ulit. Yung ganoon, di ba? Kaya mag-zoom sila para sinasabi. Oo, habang nag-aaral, zoom lang, pwede rin naman, di ba? Yes. Maraming paraan kung talagang i-work out nila parehas. Yeah. Would you consider that as red flag? I need space agad. For me, yes. Ako. Hindi. It's a red flag. Depende sa ano. Depende. Okay. Have you done it before? I haven't done it before asking for space. Pero hindi naman ganun ka-harsh. Ang sa akin, sabi ko lang, I need to have space para mag-review. Pero after ko mag-review, kung gising ka pa, usap tayo. Ganun. Or in the next day, ayun, bawi na lang ako. Yung ganun, para lang at least alam niya na ito yung ginagawa ko talaga. Parang ano na pa, no? Setting the right expectations. Yes. Like updated, although hindi lang nag-uusap 24 hours, pero updated ka. Yes, oo. Kasi ano pala, kasi diba,
ginawa lang ni Guy yung nag-ask na siya ng space kasi di ba nag-send si Ate Girl ng super habang messages sa kanya. Siguro nung sinabi ni Guy na I need space, ganun, reply niya yun sa sobrang haba-haba na message ni Ate Girl. Kasi sa atin kasi low students, Diyos po, ang haba na ng mga provisions na kailangan nating i-memorize. Parang pati ba naman sa ano, pati ba naman sa ganyan. And wala talaga tayong time talaga na parang i-google doon na basahin yung napakahaba-habang message mo. And at the same time, nag-set siya ng compromise rule. Diyos ko, parang ang dami ng rules na kailangan nating intindihin, pati pa ba naman ito? Yung to think na 5 years na sila, alam mo yun? So, at this point, parang hindi din natin masisisi si Guy kung bakit ganun yung nagiging reaction niya at that moment. Mm-hmm. Oh, yun. Mm-hmm. Yeah, you have a point. Tsaka, di ba, the fact na 5 taon na kayo, parang, hindi naman sa dapat kilala muna pa, siya, pero, di ba? Dapat kilala muna siya. Oh, tama pa. Pero, tsaka, to be fair, it's not the year that counts naman. Yes, it's not the year that counts. Really. Mm-hmm. Siguro ako naman, parang dun lang sa ano, parang dun lang sa duration that they're committed together as boyfriend and girlfriend. There are things kasi that comes prior to law school pa, di ba? Flawlessly. Assuming like, prior to law school. Di ba, Pao, ano, Frank, Claire, minsan pag nasa date, lalo na kung dun naman kayo lagi nagpupunta. Alam mo yung default eh. Parang almost hindi mo na nga tatanungin. Sige, babe, ako nang bahala. Kasi alam mo na yung default. Babe. So, sino tinatawag so, kong babe? Parang dito sa give and time, give and take relationship sa time, parang I have this feeling na dapat sana alam niyo na din yun. Or at the very least, kung yun nga sabi ni Frank kanina, nagpatong-patong-patong na. Assuming nga na first year to, so syempre, adjustment period yung first year. Yeah. So, siguro yung mga ginagawa nila before, hindi nila magawa. Kasi nga, yes. Yung focus. Kasi yung focus. Sabi niya dito, he clarified with me that he can't do all the BF, the boy. Yon, yon, ayon. So at this time in his life. So siguro nga bago-bago pa lang din yung lalaki sa law school. Kung ganun. At least naging honest siya. Yes. Alam mo ng chami-chami, ganyan. Mm-mm. Ang masasabi ko kay Ate Girl sa part na yan, kasi somehow naisip ko pala, if she really loves the guy, kailangan niya talagang intindihin, and at the same time, wag siyang padalos-dalos na gumawa ng decision na keso, nanghingi ng space si Guy, parang ganito, ganyan. So, ano eh, pag first year talaga, sobrang ang daming adjustment na nakailangan. Kaya, in fairness naman pala kay Guy, at least nagpaalam naman siya na hindi niya na magagawa yung mga BF duties niya, di ba? Hindi yung bigla na lang mang-ghost na parang mapapaisip si girl kung bakit hindi na agad-agad nakakapag-reply si Guy, ganun. We can't blame her. Yes. Si girl din. And compromise rule. Sending long messages. And I think kung ako yung guy na stress na, I think di ko na iisipin muna. Like, sabihin ko rin talaga na, wait, tapusin ko lang itong midterms ko, babawi ako after a week. So, yes. Parang may pag-overthink yung girl doon. Yung week na to, yung midterm. Pero before that, yung sabi niya is at this time in my life because I have a timetable. Referring to law school. Law school. Moving to or exams later on, becoming lawyer. Okay. Siguro, ano, yung pwede rin natin ma-advise kay dun sa babae na after nung midterms, kamustahin niya na muna. Yung parang ganun, pero wag siyang mag-ano agad na pwede ba natin pag-usapan? Ano ba yung... Parang don't be confrontational. Oo, wag muna yun. Pwede naman siyang mag-message lang without obliging the guy to respond. Pwede naman siyang mag-message ng good morning, ganito, ganyan, tapos i-wish na ng luck for the day. Alam mo yun, okay lang na mag-message ako sa'yo, ganito, ganyan. Pero hindi mo naman kailangan mag-reply. Gusto ko lang mag-update. Pero clear, binasa ko ulit yung letter. Ang sabi niya kasi is, I cannot perform yung mga BF duties ko at the same because I have a timeline. So although in relation sa midterm is 1 week lang, parang long term tong sinasabi ng guy. Yun na nga. Parang entirety ng parang SEMBA or mismong law school. Yeah. Or habang nasa... Kala ko for a week lang. No, hindi. Kasi sinabi lang ni Guy yun after niyang nag-set ng compromise rule and nag-send siya ng pagkahaba-haba na message. Yun yung sinabihan niya. Ay, ang sabi naman niya, mag-compromise. Ay naman sabi ng babae. Sabi ni girl, but how about compromise kasi? Oh, in the first place, bakit kailangan mong mag-set ng compromise rule? Eh, hindi pa kayo nag-uusap. Eh, you have to understand this guy na parang he is so stressed. Ako kasi super naniniwala ako na sa isang araw ang daming pwedeng magbago. Layan niya ako ng kailangan ko ng space. So sige, parang
midterm eh. So, hindi niya muna i-confront tong issue na to during the midterm exam. After ng midterm exam, pag-usapan nila, kagaya ng sabi ni Mac, sa sobrang tagal nila, dapat kilala na nila ang isa't isa. Doon na kasi papasok eh, kung paano nyo i-handle yung mga ganong klaseng sitwasyon. So, hindi kasi pwede na bigla-bigla ka nalang magme-message doon sa tao na mag-set ka ng ganitong rules. Kasi in the first place, alam mo sa sarili mo na stress itong taong to. So, what do you expect? If kayo yung babae, will you compromise, let go, or give him space? Pag mga ganyan. O di sige, parang pagbigyan kita dyan sa 1 week na sinasabi mo, ay sa week na yan na sinasabi mo midterm exam. Right after that, mag-usap tayo, isettle natin. But if you feel like hindi na talaga siya, kasi priorities eh. Priorities. Kung may life-changing siya, if may life-changing siya na pinagdadaanan at the moment, she can focus on that and the guy can focus din sa law school. Kasi if they are really meant for each other, mangyayari at mangyayari din naman talaga eh. Magiging sila din talaga in the future. Oo, alam kong sobrang daling sabihin. Madali talaga siyang sabihin. But, sa akin kasi, at the moment, ano ba yung mas makakabuti? Hindi naman pwede na, sige, settle natin to. After a week, settle natin to. Mangyayari at mangyayari ulit yan. So, parang paikot-ikot na lang yung mga ganap nila. So, saan na yun? Ang ending, puro space. Ako kasi pagdating sa space, wala kasi siyang magandang kinahihinatnan talaga. Hindi man ako yung naka-experience nun, pero based sa mga relationship na alam ko, na laging nanghihingi ng space yung other party, ito, nag-lead talaga siya sa breakup. So why do you have to prolong? You have to settle na lang kung ano, kung kaya nyo pang ayusin, adi mas mabuti. Kasi syempre, di ba, hindi naman kayo aabot ng ganun katagal kung hindi nyo mahalang ang isa't isa. But di ba, sabi nga nila, parang letting go naman, hindi naman ibig sabihin doon na hindi mo na mahal yung tao. It's just that, meron talaga tayong mga season sa buhay natin na kailangan natin mag-focus sa mga bagay na to. So for me, kung ako si girl, kung hindi na talaga kaya and nagkakasakitan na lang sila and wala na rin peace kasi may kanya-kanyang priorities na sila, why not just focus dun sa mga priorities nyo? Ako naniniwala talaga ako that if the right time will come na, yun na talaga yung perfect time for the both of you. Mangyayari at mangyayari yun eh. Walang pwedeng mag-stop dun. So to summarize, sobrang dami ng sinabi ko. First, pag-usapan nila, ayusin nila. But if they feel like hindi na talaga kaya, adi mag-focus siya kung ano man yung season niya ngayon sa life niya. And si boy, adi hayaan niyang mag-focus sa law school. Kasi kung ipipilit pa kasi nila yung mga bagay-bagay, baka mas lalo lang silang magkakasakitan. Instead na in the future, pwede pa sana, baka hindi na. Dahil lang sa, alam mo yun. So yun. Okay. Thank you, player. Sa akin, yung ako yung girl. Either way, kung boy or yung girl, yung standpoint ko, it's the same. May pag-break na. Diba? Hindi ko napapakiramdaman kung okay pa. Kung sinabi naman niya na meron siyang timeline. Hindi ba ako kasama sa timeline? Ganyan. Exactly. So pag na-stress ba siya, may problem ba siya, hindi ba ako nakakatulong? So if the person doesn't see it that way, edi wag na lang pala. Para saan pa at nandito ako. If you're just looking at me na, you know, na napaproblemahan ka or ayaw mo namang everyday mini-message kita or we do things as, you know, boyfriend, girlfriend. Kung hindi pala yun, di ako swak doon, edi wag na lang. Mabilis kasi akong mag-let ko pag ganyan. I-break mo na, parang wala na drama after. Ganun lang din talaga. Ikaw, Pao, anong masasabi mo? Based on experience. Oh. Hindi, okay lang. Go! Ako yung, di, kasi parang ganyan din yung setup namin. Ang sa akin lang kasi on the point of view of the girl, ang mangyayari kasi lagi sasabihin na puro ikaw na lang iniintindi, ikaw na lang. May damdamin din ako. Gets? Parang ganun yung sinabi niya sa akin. Na parang on the latter part, nag-compromise kami. Na parang, oh, 1 week before midterms, no chats or no texts. Mga ganun. Tapos after that, okay, usap na ulit. Yung mga ganun. Mga ganun lang yung kinompromise ko. Did that work for you? Obviously not, pero I want to know kung naging okay ba yung ganung setup. Naging okay yung ganung setup kasi at least alam na namin na kapag gantong week prior, okay, do your things, diba? I will do my thing. So, after nun, kamustahan na lang ganun. Ano, parang nag-work siya. Titignan mo rin yung other side kasi nga, sinabi ko nga, may damdamin din naman yun.
and prior naman mag-law school, alam naman niya, sinasabi ko rin ano nangyayari. So, parang doon, unti-unti naintindihan. Kasi, sabihin natin, 1 year, okay, naintindihan ka na niya. Pangalawang taon mo, sige, intindihan ka pa rin niya. Pero yung mga third, diba, fourth, na parang puro ganyan na lang, puro ganyan. Hanggang sa, ayun nga, nag-come up kami sa compromise. And then, nag-work out naman siya. Pero, sadly, pandemic. Basta yan, ibang issues naman yun. Pero, I mean, sa akin, pwede siya mag-work. Ayun. Okay. Thanks, Pao. Mac, ikaw? Ako kasi as a boyfriend, madali ako kausap eh. Katulad nung kay Kuya dito, break na lang. Kasi ayokong may naghihintay sa akin, ayokong may umaasa. Kasi kahit sabihin mo na parang give me time, give me space, hindi pa rin eh. At the back of your head, habang nagbabasa ka ng codal, may naisip ka pa rin naghihintay sa'yo. So, why would you have to compromise things that you can just end? Kung po pwede naman ganun. Kasi parang example, prolonging the agony. Delay ka ng delay, at end of the day, titake mo din naman, di ba? So, break na lang. Ganun. Kung ako dun sa boyfriend. On the other hand naman, kay ate, after giving him space nung exam niya, hindi pa rin talaga. Break na lang din. Kasi dito sa sinabi niya dito, yung last sentence, he asked for space rin since currently he feels that right now our relationship isn't his safe space. Why would you commit yourself to someone na hindi ka pala feeling safe or loved or welcomed or whatever, di ba? At least sa pag-usapan nila, natapos yeah. na. Ganun talaga eh. So, ang nangyari kami ni Ma, break na agad. Sa inyo, Paulo and Claire, parang pag-usapan compromise, di ba? Oh, para sa, kami ni Paulo, mag-usapan muna nila. So, pero kapag hindi talaga, like, they have to focus na lang on their own season. For 5 years, wait lang. In relationship kayo, hindi mo alam kung paano siya i-support, ha? Di ba yun yung nauna kong sinabi na 5 taon, may mga bagay na dapat automatic ni. Oo. Oh. Hindi kasi po pwede na parang bawat exam may ganito. Yeah. So, ako, talagang may mga times na hindi namin kaya talaga mag-meet, especially pagka-exam. Eh, magkaiba kami ng school, di ba? Noong una, parang sige, oh, let's compromise ha, for a week, huwag tayo mag-usap. Hindi rin eh. Kung gaano compromise man yung ilagay mo dyan, if you don't know your partner, wala kayo ng parang automatic dapat ramdam, alam mo na, nababasa mo na yung partner mo. It will never work. Sobrang against ako sa compromise eh. Ano ako trabaho? Kailangan yung schedule. Ayun pa. Totoo yun. I don't really get that. I'm sorry, pero yun. Ganito kasi yun, kahit gaano kasi kabibi yung tao, kapag importante ka dyan, kayang-kaya niyang gawan ng paraan yan. Ay, hindi ako naniniwala na nagawing rason na busy ako kaya hindi ganito, ganyan. No. Ang dami kong kilalang taong sobrang busy but still nagagawan nila ng paraan ang mga bagay-bagay. Siya yung inspiration eh. For example, bar example. Sino diba? Nag-inspire sa'yo para mag-review? Oo, diba? I mean, ang saya sa buhay. Oo. Totoo yan. Ako tumatagal ng 6 a.m. sa pag-aaral. Ganyan. Oo. 4 a.m., ganun. Gising na gising pa yung diwa mo, di ba? I mean, wag na nilang saktan ang isa't isa. Kasi malay natin, in the future, pag okay na si kuya, abogado na siya, and si ate girl, ma-overcome niya na rin yung life-changing na season niya at the moment, ganun. O, di ba? It's unfair for the girl to hold yes, on. Yes, very unfair. Natural na ginagawa niya just because the other person is busy and cannot accept sense gestures. Ngayon ko lang na, Beshi, ang sakit nun, no? Yung tipong siya kasama sa mga plano mo pero ikaw hindi pala kasama sa mga priorities niya. Mm-hmm. Oh. Sakit naman diba? Ang higit ka ng commitment halfway through. Hoy! May nag-aantay ka tapos wala naman pala. Oh. Wala naman pala. Ang dami kong ala, ang dami kong alaman niya, sabi nila, bar exam muna bago jowa. Hindi man totoo yun. Hiniwala yan sila during bar exam season. Basta at the end of the day, nasa tao pa rin naman yun. Yes, ako din. Nasa may kanya-kanya kasi tayong paniniwala when it comes to ganyang situation. If hindi na talaga kaya, just let go. Kasi mas lalo nyo lang saktan yung sarili nyo kapag pilit siyang kumakapit tapos yung isa bumibitaw na pala. Alam mo yung mag-isa na lang yung kumapit ko. Closure na lang. Ang hirap pag let go, yes, pero posible kasi siyang gawin. He's strong yan. Wow. Strong independent girl. Sorry. Ah, sige. Closing. Paulo.
So, ang dami po namin pinag-usapan ngayon. Good night. Hindi, joke lang. Hindi ako matunong mag-closing ngayon. Sorry. Eh, kasi may ka-chat ka pa. O, ano ba yan? Priorities pa. O. Kailangan mo na space. So, there you have it. I hope na meron kayo natutunan doon sa mga kalokohan namin kanina nila Claire at Frank doon sa put your finger down. At least mas nakilala nyo na kami kung sino yung pinakamaraming points doon sa humingi ng tulong. I hope nakikinig ka ngayon or papakinggan mo tong podcast, and at the end of the day, kayo pa rin dalawa yung magde-decide sa relationship ninyo. Thank you. Thank you sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa Hugot Love School Buddy podcast. Kay ating girl na nanansin, as a woman, it is my prayer na sana God will give you the strength na ma-overcome mo tong challenge na meron ka ngayon. And I pray that God will give you both the wisdom na kailangan nyo in order to save the relationship kung kailangan pa siyang i-save. Ayan, so thank you everyone, lalo sa ating mga ka-LSS. So ang wish lang namin sana, tuloy pa rin yung relasyon or hindi, mas mag-flourish sana kayo as a couple or individually. Not all endings are sad and not all beginnings are bad anyway. So kay Kuya na law school, good luck sa pag-aaral. Tuloy lang, laban. Ikaw, anong masasabi mo, Besh? Thanks for staying with us sa episode 3 natin. And takeaway ko for tonight, love life, money, and or law school, kailangan mag-effort, sacrifice, support, and inspiration. However, sa love life kasi, it takes two to tango. Don't allow yourself to be set aside or be set to a lower level just because merong ibang priorities. Kasi everyone deserves to be a priority as well. And bye, guys! Thank bye-bye. You! Bye! Thank bye! You. Thank bye-bye. You so much! Bye! Thank you for listening.